Magandang umaga mga kapatid, tayo ulit ay nasa ating family worship at ito na yung conclusion ng ating pag-aaral sa Epistle of John, sa 1 John. And chapter 1 to 5 po ito at nasa 5th chapter na tayo from 13 to 21. Salamat sa faithfulness ng Panginoon na endure natin, no? Na pag-aralan natin to. At susunod naman second John na, at mas panalangin ko na patuloy na i-sustain ang Panginoon. So basahin ko lang po yung text natin. I write these things to you so that to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life. Verse 14. And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there are sins that leads to death. I do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is sin that does not lead to death. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. We know that we are from God. The whole world lies in the power of the evil one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true, and we are in him who is true, in the Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Napakaganda nitong conclusion ng sulat ni Juan sa mga mananampalataya. Napakaganda na ano siya, kahapon, no, na-discuss natin na sa open discussion natin na comforting siya sa mananampalataya, but yet condemning sa hindi mananampalataya. Nakakatakot. Ang bigat niya. Isipin mo, nilay down dito ni John in 5 chapters kung ano yung na-expect na realidad sa isang mananampalataya at kung ano yung hindi. And dito sa dulo, pinag-uusapan na yung sin that leads to death and the sin that does not lead to death. Titignan natin kung ano yung concern natin bilang mananampalataya regarding this. Sabi dito, sa verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life. In reference to sa John 3.16, pag binasa natin sa John 3.16, makita natin doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Yung whoever believes in Him, tandaan natin na sa Greek, those who are believing. At ito yung nire-reiterate niya dito. Makita rin natin sa John chapter 20 verse 31, sabi dito, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Kung paano naisulat ni Juan yung gospel about Christ, ito naman, sabi ko nga kahapon, ginawa niyang concise, mas kinuha niya yung lahat ng gist ng gustong sabihin o lang sinasabi ni Christ, ginawa niyang mas madaling maintindihan, mas madaling maparallel or makontrast, no? At ang purpose ay sabi dito, so that you may know that you have eternal life. Malaman mo na may buhay na walang hanggan ka. Grabe yun, kasi assurance of salvation ang pinag-uusapan dito. At lahat ng nakasulat dito, ang resulta sa isang tunay na mananampalataya ay nagbibigay ng hope, ng assurance, ng peace sa kanyang kaisipan at ng rason na magpatuloy na sumunod sa Panginoon, umibig sa Panginoon, umibig sa kapwa niya, sa kapatid niya, at talikuran ng kasalanan at mag-repent sa lifestyle niya, no? And in verse 14, sabi ito, and this is the confidence we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. In
chapter 2 verse 28 pa lang ng 1 John, sabi doon, "And now little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink him from him in his in shame at his coming." So yung confidence na pinag-uusapan dito na hindi ka mag-shrink, naalala nyo yung nangyari sa mga apostol nung si Kristo ay pinako sa krus ng Kalbaryo, nung siya ay inaresto. Ano nangyari sa kanila? All of them shrunk, no? Sa kanilang pananampalataya, naliit sila. Sila ay tumalikod nga eh. Tumalikod yung mga alagad eh. Specifically, lalo na si Judas at si Pedro. Talagang grabe yung pagtalikod nila. So, ang makita natin dito, in verse 14, sabi, "This is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." Paano yung confidence doon? Sa binasa natin sa chapter 2, yung abiding in Him. At sinabi rin ni Christ, "Abide in me. If you abide in me and my words abide in you, you may ask whatever you wish and it will be given to you." Yun yung assurance na nananatili tayo. Pero yung pananatili, nakita natin sa example ni Christ at ng kanyang mga disciple, kung hindi sila pinanatili ni Kristo, wala ni isang matitirang alagad. Okay? So ang pananatili natin ay hindi nakaangkla sa ating kakayanan kumapit, kundi sa pagkapit, sa paghawak, pag-preserve sa atin ng Panginoon na sinabi na niya sa kanyang salita, "That you are in my hands. No one can snatch you from my hand. No one can snatch you from my Father's hand. I and my Father are one." Yun ang dahilan kung bakit nag-a-abide, but may confidence tayo toward Him. Na kung anong mahilingin natin, ito, napaka-critical nito. Kasi yung abide in me, and if you abide in me and my words abide in you, you may ask whatever you wish, it will be given you to you. Masyadong inaabuso yun dahil as if maibibigay lahat ng dreams and aspirations mo, lahat ng gusto mo, napaka-narcissistic ng dating kasi patungkol sa'yo, sa gusto mo. Hindi. Dito, nilinaw ni John na if we ask anything according to His will, according sa kagustuhan ng Panginoon. And in chapter 3, 1 John chapter 3, verse 22, "And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him." Bakit daw? Ginagawa natin yung commandment ng Panginoon. Yun yung garantiya na matatanggap natin, hinihiling natin. At sabi, hindi lang natin ginagawa, ginagawa din natin yung nais niya. Yung nakakapagpagalak, magpapaligaya sa Panginoon, nagpi-please sa Kanya. Also, in Proverbs chapter 10, 24, makita natin dito in the Old Testament, this saying na, "What the wicked dreads will come upon him." Yung kinatatakutan daw ng masasama ay darating sa Kanya. "But the desire of the righteous will be granted." Pero yung naisin, yung desires ng isang matuwid ay makukuha niya or mabibigay sa kanya. I can't help but quote, no, yung sinabi sa salita ng Diyos na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Because precisely, ito yung sinasabi dito ni Juan, na sinabi rin ni Kristo, na kung i-delight natin ang sarili natin sa Panginoon, meaning, we'll obey His command and everything na inuutos niya, ay lahat ng desires natin ay ibibigay. Pero ang understanding natin dati doon, kung ano yung gusto natin ibibigay, ito yung correct understanding. Si Lord yung maglalagay ng desires sa puso natin, kung ano yung gusto niya. At yung desires na yun, may isa sa katuparan. Walang desire na nilagay ng Diyos sa puso natin na hindi masasakatuparan. Because it is His pleasure to give us His kingdom. Kaya makita natin yung faithfulness ng Panginoon, hindi siya nagdadamot sa kanyang mga anak. Talagang pinoprovide niya yung pangangailangan, yung mga kagustuhan according to His will, and that is His promise. Maaring
may mga kagustuhan tayo na according sa will ng Panginoon na hindi maganap dito sa mundong ito, this side of heaven. Pero may garantiya tayo na mangyayari yon dahil pangako ng Panginoon. Hindi man dito, sa new heavens and new earth, it will be fulfilled. In verse 15, and if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of Him. Sabi, if we know that He hears us, kung alam natin nakikinig siya sa atin, sa lahat ng ating kahilingan, alam natin that we have the request that we have asked of Him. Tinanggap natin yung hinihiling natin sa Kanya. Bakit kaya nandito yung we know? We know. Ba't binabanggit din dyan yung alam natin? Dahil sa katotohanan na ang Panginoon ay sa ating mga kahilingan, we are, kumbaga, hindi tayo naghumihiling mindlessly. Ang isang mananampalataya ay wala siyang dinidesire mindlessly compared sa isang hindi mananampalataya with the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Lahat ng desires na yon na pawang makasalanan, pawang makamundo, ay yung kaalaman o yung malaman natin what is good for us or not, eh wala, no, hindi pa natin kilala ang Panginoon. Hindi, we don't care about it. Ang gusto lang natin, ma-fulfill yung desires natin, makuha natin yung gusto natin. Wala rin tayong pake kung sinong masasaktan, kung sinong maapektuhan. We don't care. Basta ang gusto natin, yung makasariling desire, magawa natin. Pero ito, yung knowing na nakikinig ang Panginoon, may awareness. Alam natin na yung bawat hinihingi natin ay ina-align natin or naka-align sa kalooban ng Diyos. Meaning, this is a conscious desires that are not sinful. Sinasadya natin na ang mga hinihiling natin sa Panginoon, aware tayo, we are informed na ito ay mabuti, kasiya-siya, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is, ano may isa? Sa Philippians? Ano yan? And Philippians chapter 4, basahin natin para hindi ko ma-misquote. Sabi sa Philippians chapter 4, think about such things. Thinking is knowing. Sabi po dito sa verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. No? Yun yung mga alam natin. Yun yung iniisip natin. Yun yung laman ng ating puso, ng desires natin. Verse 9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. Whatever you've learned, whatever you've received, whatever you've seen and heard, think about such things or put it into practice. At ang kapayapaan ay binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Here, Paul is saying, kasi ang problem yung anxiety eh. Di ba? Yung anxiety, nagbubunga yan ng mga desires na hindi natin nakukuha. Desires, ayan yung mga desires na whether good desires or bad desires, minsan naman na nampalataya, nagiging anxious siya na baka hindi ito pa rin ng Panginoon yung mga hinihiling natin, yung mga panalangin natin. Pero sinasabi ni Paul dito, huwag kang mabalisa. Kung meron ka namang desires na ungodly, in-encourage yung isang mananampalataya to not think of those things, rather ang isipin mo yung mga binanggit sa verse 8. Honorable, true, just, pure, lovely, commendable, excellent, and worthy of praise. Yun ang dapat isipin. Napakasayang malaman na meron pala tayong list ng mga yung alam natin, dapat iniisip natin, may guide tayo sa bagay na iyon. In verse 16,
If anyone sees his brother committing sin not leading to death, there is sin. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death. Doon muna tayo sa una, no? If anyone sees his brother committing a sin leading to death, he shall ask. Isa to sa mga desires na nilalagay sa atin ng Panginoon, yung care natin sa kapatiran, yung ating pagpipitagan sa kanila, yung pagmamahal natin sa kanila, that we ask, we plead to the Father for the welfare of our brothers and sisters in Christ, na hindi sila magpatuloy sa kasalanan. And these sins are categorized ni John, una, sin that does not lead to death. James chapter 5 verse 15, sabi ito, and the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Nakita natin yung sinasabi ni Santiago ay nagsisimula yan sa question sa verse 13, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So ano yung resulta ng sin that does not lead to death? Una, nagsasuffer. Maaaring nagsasuffer siya sa consequence ng sin. Pero meron suffering din na nagpapatatag sa ating pananampalataya, not because of sin, but because of the testing of the Lord. Pangalawa, sickness. May sakit. May consequence ng sin, nag-lead to sickness. It could also lead to physical death. Pero ang sinasabi dito, ipanalangin niyo siya. Kung nagkasala siya, sa dulo, sa verse 15, he will be forgiven. The prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. There are sins na nagkakaroon tayo ng consequence that leads to physical death but not spiritual death, not eternal damnation. So ano yung difference nito? No? Una, itong sin that does not lead to death, may hope tayo that if we ask God, He will give him life. May buhay to those who commit sins that do not lead to death. Sunod, there is sin that leads to death. Ano to? Ano yung sin na nag-lead sa kamatayan? Matthew 12:31, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Verse 32, and whoever speaks the word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Ano ito? This is eternal damnation, and this is the sin that literally brings death to anyone who commits it. And it is the sin against the Holy Spirit. How do we know that it is a sin that is against the Holy Spirit? Paano natin malalaman? Dito sinabi na sa simula pa ng mga ng verse sa chapter 5, atras tayo ng konti. In verse 6, this is the one, he who came by water and blood, Jesus Christ, not by water only, but by the water and blood. The Spirit is the one who testifies. It's one thing for us to know the testimony of John regarding Christ and the apostles. It's one thing for us to read the Gospel of John and see kung ano yung mga sinabi ni Christ at i-scrutinize natin ito, no? Yung panampalatayanan natin. But the witnessing of the Holy Spirit, what is the witnessing of the Holy Spirit? Ito na yung witnessing niya na pinatutunayan niya na lahat ng sinabi may prompting tayo sa puso natin. Meron tayong prompting na, ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Siya ay hindi lamang tao, ngunit siya ay Diyos physically, 100% man, and yung isa pa, 100% God. Truly God, truly man. That if there is a conviction
if there is this kumbaga napaka ano na, napaka obvious na na ni-reveal na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang salita sa pamamagitan ng banal na espiritu sa inspired word niya, but we are still rejecting the truth. Hindi lang natin nire-reject yung truth, binabaliktad pa natin. We are sinning against the Holy Spirit who witnesses. Kaya ang pinatutungkulan dito na nagko-commit nito, yung mga antichrist, the false teachers, the wolves in sheep's clothing. Bakit si Kristo nung hinarap niya ang mga Pariseo, Eskriba at Saduceo, grabe. Every time na lang, hindi siya nagsishare ng, kumbaga, walang chill si Christ sa mga yon. Laging condemnation. Hindi lang conversation, kundi condemnation na binibigay sa kanila. And later on, yung indictment na binigay ni Christ sa mga Pariseo, Eskriba at sa mga Saduceo ay napakabigat. Woe to you, you brood of vipers! Sino ang nagsabi sa inyo makakatakas kayo? Bakit? Ano bang ginagawa nila? Nagpahayag na ang anak. No? Yung anak pa lang nagpahayag. At ang sinasabi niya, may padadala akong tagapagkalinga, yung Paraclete, the Holy Spirit, at ituturo niya ang katotohanan sa mga apostol. Iyon ay para sa mga apostol. Pero harap-harapan na nasaksihan nila, nakita nila na ang banal na espiritu ay nangungusap patungkol kung sino witnessing who Christ is. Nandoon na yung pagbibigay ng pagkakataon na sila'y manampalataya, magsising, ngunit hindi nila tinanggap pa rin si Kristo. They have maligned Christ. They have tinalikuran nila ang tagapagligtas. Anong difference ni Pablo? Siya ay isang Pariseo. Kinondem ni Christ ang mga Pariseo, mga Eskriba, mga Saduceo. Bakit si Pablo ay naligtas? Hindi ba sin against the Holy Spirit yung ginagawa niya? Makita natin sa mga sa history ni Saul, ni Saulo. Kinokondem niya ang mga Kristiyano because he knew, akala niya, alam niya what he's doing is for God. Ginagawa ko to para sa Panginoon. Pinagtatanggol ko ang katuruan ng mga Hudyo. Pinagtatanggol ko ang Torah. Pinagtatanggol ko ang batas. So he's doing it ng ignorance that he, ang alam niya, sinusunod niya ang Panginoon. No? Ginagawa niya ito para sa Panginoon. Kaya pag tinignan natin yung pedigree ni Pablo, a Jew of Jews, from the tribe of Benjamin, nandun, sinabi niya lahat na obedient siya sa law. So blameless, sabi niya, blameless ako. So ginagawa niya yung pag-persecute sa church not because of his hate towards God, but he thought he is obeying God. So in his ignorance, hindi siya nag-lead sa death, nagkakasala siya against the Son, against the Father, but not in the Holy Spirit. Nakita natin, nung siya ay na-convert, nakita niya si Kristo, nakilala niya si Kristo Jesus, nagpakita sa kanya in the road to Damascus, nakita natin yung ginawa ng Panginoon. Binigyan siya ng banal na Espiritu at dahil sa empowerment ng Holy Spirit, hindi na siya tumalikod. Hindi na siya tumalikod sa Panginoong Jesucristo at sa banal na Espiritu, ngunit siya ay sumunod. So that is very comforting to know na hindi yung sin ni Pablo, siguro yun yung pinaka-best example ko na sin that does not lead to death pero extreme. Pinapatay niya na yung mga Kristiyano, but it didn't lead to death. Bakit? Hindi naman niya pinabubulaanan ang banal na Espiritu nung nalaman niya. Ano yung best example ng sin that leads to death? Si Judas. Si Judas. 3 years kasama niya si Kristo. Binenta niya. Binenta niya ang Panginoong Hesukristo for 30 pieces of silver. Akala ko ba parehas ang ginawa ni Pedro at ni Judas? Yes. They both betrayed Christ. Pero anong difference? Peter loved Christ. Mahal niya si Kristo.
si Juan, ay si Judas, never niyang minahal ang Panginoon. In fact, he despises him. He just wants to get whatever money he can and then he can leave. At yun nga yung ginawa niya. Pero na-condemn siya doon. Bakit? Kasi yung witnessing ng Holy Spirit, pinakita na doon eh. Siya lang naman sa disipulo, sa mga nakakasaksi sa baptism ng Panginoon, sa mga works ng Holy Spirit, sa kay Christ, pag witness ng Holy Spirit, na tumalikod. So his sin against Christ, against the Father, and ultimately against the Holy Spirit na pinabulaanan na niya, di na siya, never natin nabasa sa Bible na nagsisi siya eh. May remorse, kaya siya nagpakamatay. At nagpapatunay na hindi siya nananampalataya kay Kristo kasi hindi niya nakita na kayang patawarin ni Kristo yung kanyang kasalanan. That's the sin against the Holy Spirit. So, that's the blasphemy of the Holy Spirit, the sin that leads to death. In modern times, how do we sin against the Holy Spirit? Punta tayo sa Hebrews chapter 6. Pag-uusapan natin yung apostasy, anong ginagawa ng apostate. Sabi sa Hebrews chapter 6, in verse 4, "For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of God, the word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt." Nakita natin doon yung mga categories. Unang-una, sa verse 4, impossible, imposible ito, mangyari. Na yung makakaranas nito, in the case of those who have once been enlightened, naliwanagan na. In Hebrews 10, verse 32, sabi dito, "But recall the former days when you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings." Nakita nila yung better life, yung pagliligtas ng Panginoong Hesukristo from the sufferings. So somehow na-alleviate yung kanilang nararanasan, naka-taste sila ng goodness ng Panginoon. Sabi dito, "have tasted the heavenly gift, the gospel." John 4, verse 10, "If you knew the gift of God and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you have asked Him and He had given you living water." Sinabi niya sa isang Samaritano. Samaritana, no? Ay, siya nga ba yun? Samaritana. Is it the Samaritan? Let me confirm. Yan. So, ang makita natin na nakatikim yung Samaritana ng living water, ay ng water na tubig, no? Pero may difference sa living water. So somehow, there is alleviation of the physical or yung current thirst. Natikman niya yung goodness ng Panginoon in God's common grace, in God's goodwill, in God's providence. So may mga nakaranas nito ng common grace ng Panginoon na naranasan nilang goodness ng Panginoon, natikman lamang, pero hindi sila naligtas. And then, have shared in the Holy Spirit. In Hebrews 2 verse 4, sabi ito, "Well, God also bore witness by signs and wonders and various miracles, by the gift of the Holy Spirit distributed according to His will." Yung Holy Spirit ay, if the believer, or if that person who is in apostasy ay naranasan na Holy Spirit, meaning nakita niya, nasaksihan niya yung gawa ng banal na Espiritu. Unang-una, ano ba yung gawa ng banal na Espiritu? Nasaksihan niya yung mga binagong buhay. Yun yung unang-una. Pangalawa, nasaksihan niya yung blessing ng salita ng Diyos na naihahayag sa iglesia at nakaranas siya noon. So, this experiences has not led to conversion, has not led to regeneration or to salvation. And another one is tasted the goodness of the Word of God. Naranasan niya, natikman niya yung goodness. Kasi walang magsasabi,
na hindi good ang salita ng Diyos. Pero nakita natin, ang ginamit dito na term ay tasted, natikman lamang. As against sa isang mananampalataya, this is our bread and water. This is our sustenance. Ito talaga yung kinakain natin. Parang may pinatikim ka sa isang kaibigan mo, oh bro, tikman mo to. Okay siya, masarap siya. Okay naman. Pero yung nakikita niya na yung desire niya, sarap yan ha, akin na lang. Hiningi niya at ginawa niya ng sa kanya yon, inari na niya sa kanya. And yun yung difference na nakatikim lang ng goodness ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Wala siyang kaligtasan. Wala siyang conversion. Wala siyang eternal life. So, kapag yung taong yun ay tumalikod sa Panginoon, nakakalungkot, no? Kasi may mga na-experience tayo or nasaksihan tayo na ganito nangyayari. Nakakatakot na God forbid na sa atin na maranasan natin yun. Salamat sa confirmation ng Panginoon. Bakit? Kasi some sins that we commit, sometimes para bang ang layo-layo na natin sa Panginoon, para bang tumalikod na tayo sa Panginoon, that we question the very foundation of our faith. Diba, naratan natin sarili natin. Talaga bang Kristiyano ako? Talaga bang mananampalataya ako? That's why we need to pray for our brethren. Ipanalangin natin sa kanila kapag nagko-commit natin sila, kapag nagko-commit sila ng sin, not leading to death. Bakit? Dahil may pag-asa sa Panginoon. Pero yung tumalikod na sa Panginoon, sabi, there is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. Hindi yun yung hinihiling na ipanalangin. All wrongdoing is sin, but there is a sin that does not lead to death. So apostasy, wala na. Kaya nga, kapag may excommunication, pag in-excommunicate siya sa church, sa iglesia, tratuhin siya bilang hindi mananampalataya. Kung may ipapanalangin tayo sa kanya, kung talaga nag-apostate siya, wala namang masama na, or if there is this, hinala na ito ay apostate o nagtumalikod na sa Panginoon, bakit tayo nagpipray that God will grant him repentance? God will grant him grace. Kasi hindi natin ipapanalangin na tinatrato natin siyang isang mananampalataya. But rather, if ever we will have prayers, kasi ang purpose dito ng prayer, sabi, if anyone sees his brother committing a sin that leading to death, he shall ask and God will give him life. Bibigyan siya ng restoration. No, i-restore siya ng Panginoon. Pero itong mga hindi mananampalataya na na-proved sa church, anong panalangin natin? No? That God will grant them grace and repentance. Maybe hindi talaga sila mananampalataya. Bigyan sila ng regenerating power ng Panginoon. Ba-born again sila. Pero merong maaalala natin, sabi nun, treat them as if they're unbelievers or tax collectors. Get rid of them. Nagkakaroon ka ng ibang treatment sa kanila. And in 2 Corinthians, yung sa 1 Corinthians na in-excommunicate, naniniwala ako na iba yung tono ng panalangin natin sa taong ito. Iba yung panalangin nila. Hindi yun para bigyan siya ng buhay. Kasi wala siyang buhay, it proves. Unless nag-repent siya. That erring brother ay bumalik sa Panginoon ay hindi siya apostate. Kundi talagang mabigat lang yung kasalanan kanyang pinagdadanasan. So, there's a fine balance. No? Huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa mga talagang outright sinabi na tinatalikuran ko ang Panginoon, na i-bless siya ng Panginoon. We don't pray that God will bless that person. We don't pray na kung may sakit siya, pagalingin siya ng Panginoon. We don't pray yung mga good things na maranasan niya, yung blessings ng Panginoon. Anong pinapanalangin natin? That God will grant that person repentance. God will grant that person grace. No? So, nakita natin, iba yung tono ng panalangin sa mga tao na nagkakasala that doesn't lead to death. It is for the life na ibibigay ng Panginoon. Yung life, yung joy of salvation na i-restore. Pangalawa, there's a sin that
leads to death. I do not say that one should pray for that. Hindi iyon. Yung ipapanalangin na magkaroon siya ng buhay kasi or ng restoration, kundi God will grant him repentance. In any case, another view of this is, don't pray for them. Huwag muna sila ipanalangin. Dahil plainly, sinasabi rin, there's a sin, there is a sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. In Jeremiah chapter 7, verse 16, as for you, do not pray for these people or lift up a cry or prayer for them, and do not intercede with me, for I will not hear you. Patungkol sa mga tumalikod na sa Panginoon. In the Old Testament, same na yung ginagawa ng Panginoon. Tenga ng Panginoon ay nakasara. Hindi siya makinig. In Jeremiah 14 verse 11, the Lord said to me, do not pray for the welfare of these people. Pinapakita in the Old Testament, mismo ang Diyos Ama natin, ay nagbibigay ng instruction na huwag mo ipanalangin na yung mga taong yan. No, lost cause. So the first na sinasabi ko kanina ng view is, if ever magkaroon ka ng desire to pray for them, do not pray that God will bless them, that God will sustain them. Yan may mga generic prayers natin. Lord, i-bless niyo po sa ganito, ganito, ganyan. No. If ever there is a prayer na dapat ibigay sa kanila, that God will grant them repentance, God will grant them grace. Kung paano pinapanalangin natin yung mga unbelieving friends natin, ganun din, or relatives natin, ganun din natin sila ipapanalangin. Kasi hindi restoration eh. Hindi natin sila pinapanalangin na ma-restore. Hindi natin sila pinapanalangin na sila ay manumbalik sa Panginoon kasi wala silang babalikan in the first place because they never really had a relationship with Christ. Okay? So there's a different tone of prayer. Or ultimately, don't pray for them. With sin, nagkakasala tayo pag hindi natin pinapanalangin yung kapatid natin na nagkakasala. That doesn't lead to death. But you don't sin if you don't pray for those people who are, tawag dito, sinning against the Holy Spirit. For example, si Kibuloy, papanalangin pa ba? Lord, maligtas po si Kibuloy. Ligtas na po siya, kahabagan niyo siya. May nagsabi nga, pwede ba natin pag-pray si Satan na mag-repent? Pwede ba natin panalangin? Diba? That is futile, fruitless. Wala nang, hopeless case na yun, that because they are already condemned. So again, kung hindi mo sila ipapanalangin, hindi ka nagkakasala. But if ever magkaroon ka ng desire na ipanalangin sila, pray that God will grant them grace and repentance. Dahil ina-acknowledge natin that they were never really saved in the first place. Verse 18, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. Alam natin na kung sino man pinanganak, ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ito ay katibayan na tayo mananampalataya. In 1 John 3:9, no one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Nagkakasala pero hindi namumuhay sa kasalanan. But he who was born of God protects him. In John 1:18, no one has ever seen God. The only God who is at the Father's side, he has made known. Si Kristo, wala nakita sa Panginoon, pero, Panginoon Diyos, Father God, pero si Kristo, nasaksihan nila, nakita nila. At ang sabi dito, anong garantiya? He who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. May pagpoprotekta ang Panginoon. Sa verse, John chapter 17, verse 12, katibayan, sabi, while I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Sino tinutukoy dito ni Christ? Yung binigay sa kanya ng amin, no one can come to me unless the Father draws them. Sino unang dinuno ng Panginoon kay Christ? The 12 apostles, minus one. Specifically, sinabi niya, except the son of destruction, the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. And that's Judas. So ang nag-iingat ay si Kristo Jesus, nagpapanatili si Kristo Jesus. At ito'y sinasabi ni Juan, ito yung nangyari sa amin, ito yung naranasan namin. He has preserved
us, even Matthias. Alala natin, sino pumarinig kay Judas? In Acts chapter 1. Acts chapter 1. Ay, namula. Sabi sa Acts chapter 1, sa verse 23, and they put forward two, Joseph called Barsabbas, who was called Justus, and Matthias. And they prayed and said, "You, Lord, you know who know how the hearts of all, show which one of these two have chosen to take place in this ministry and apostleship, from which Judas turned aside to go to his own base." And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Imagine this, si Matthias ay parang reservist siya. But God has also, the Son also preserved him. Isipin mo sa buong Gospels, wala namang special na ginagawa si Matthias. Pero sinelect siya ni Christ as replacement for Judas at kasama siya dun sa iningatan ng Panginoon. Imagine, ito yung standard kung paano ka pipili ng papalit kay Judas. Sabi dito, So verse 21, "So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection." Nakita natin, no? Yung preservation ng Panginoon. From the time of the calling ng Panginoon, ng baptism, nasaksihan niya, the witnessing of the Father and the Holy Spirit to the Son, and the Son's witnessing that He is the Son of God, the Father, and the Holy Spirit in agreement. Nakita niya lahat ito. And God has preserved Matthias. Ganun ka-faithful ang Panginoon sa pag-preserve niya sa kanyang mga hinirang. Wala ni isa man ang nalagas sa kanila. So makita natin dito sa verse 18. Sa verse 18b. "He who was born of God protects him, and the evil one does not touch him." Pinatunayan ito ni Juan sa kanilang mga buhay. Pinatunayan ito ng banal na Espiritu that he has preserved not only these people but the ministry, the word of God, nakarating sa atin ngayon. Verse 19. "We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one." Luke chapter 4 verse 6, sabi po dito, "And said to him, 'To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will be all yours.' And Jesus answered him, 'It is written, you shall worship the Lord your God, and him only you serve.'" Nakita natin yung dominion na ginu-usurp ni Satan laban sa Diyos. Na akin tong mga to, lahat ito, kung sumumba ka lang sa akin, ibibigay ko sa iyo to. Makita natin sa sinabi dito ni John, the whole world lies in the power of the evil one. At meron siyang kakayanan, no? Sinabi doon, kaya kong ibigay sa iyo to. The world is at his disposal. Somehow binigyan siya ng Panginoong Diyos ng kapangyarihan na ganapin yung ma-fulfill yung kanyang purpose as the devil in the affairs of the world. Pero may sinabi dito sa simula, "We know that we are from God." We know na tayo ay sa Diyos. Sunod, verse 20, "And we know that the Son of God has come and has given us understanding that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, and His Son, Jesus Christ." Bakit kaya puro no? After everything na pinag-aralan natin dito at sinulat ni Juan, at sinabi yung purpose na sinulat ko ito para malaman ninyo na kayo anak ng Diyos, every time na sasabihin dito ni John, "And you know," alam mo, ang sinasabi niya dito, may banal na Espiritu ka na pinaalam yung witnessing ng banal na Espiritu, may prompting. The Spirit of God witnesses into our hearts that we are the sons and daughters of God. We are the children of God. So ito, you may know. Pagpapatunay lamang na tayo ay tumatanggap sa kung ano man tinuturo sa atin ng banal na Espiritu. Yung paglilid niya sa mga katotohanan.
yung kanyang pagko-convict sa atin sa sin, yung kanyang pag-i-encourage sa atin whenever we are in trouble. Lahat yun, alam natin. As against sa, I don't know, hindi ko alam. So ito nga ay garantiya ng ating kaligtasan dahil alam natin. Whenever we ask, am I really a Christian? Am I really saved? Sa mga tanong natin na ganun, bakit tayo hindi nag-e-end up na, hindi ako ligtas eh. Bakit kapag nagtatanong tayo ng ganun, ay laging may sagot ang salita ng Diyos? Because we know in our hearts of hearts that God has given us eternal life. Sabi sa verse 20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding. Dumating ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaintindi. No? In Luke 24, verse 45, then He opened their minds to understand the Scriptures. Pinuksan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ang kanilang naisipan upang maintindihan nila ang salita ng Diyos. May pagbubukas, may pagtatanggal ng kadiliman, ng veil, naiintindihan. Ba't yung iba hindi naiintindihan? Because something happened. We've been regenerated. That's why we know, we understand. Bakit daw? So that we may know Him. Makilala natin siya, who is true. And we are in Him, who is true. In His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Napakaganda nito, no? Tapos dito yung mga nagsasabi na Jesus Christ is not God. He dropped the bomb. Sabi, He is the true God and eternal life. Grabe yun. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though they die, they will live again. They will rise up again. They will be resurrected. Grabe yung statement na to na inireiterate ni John sa kanyang mga tagapagkinig, mga nagbabasa, hanggang sa panahon natin ngayon, na yung eternal life pala na sinasabi sa John 3:16, that you will not perish but have eternal life, sa ibang occurrences na sinabi doon, and you will have abundance. Yung abundance na yun, it's Christ. It is Christ, sabi, and it, He is the true God and eternal life. Siya yun. That if Christ is not in us, if Christ is not in you, you don't have eternal life. So eternal life is not just abstract or external force na binibigay. Alam mo yun, yung parang, naalala niyo yung movie, ewan ko, napanood nyo na, yung movie na Raiders of the Lost Ark yata yun. Basta yung Indiana Jones. Indiana Jones nga ba yun? Basta yung series na yun. Yung chalice, yung cup daw ni Christ, na kapag doon ka uminom, magkakaroon ka ng eternal life. Hindi ka na mamamatay. I'm not sure kung tama yung memory ko, kasi tagal din. Hindi yun kagaya ng gano'n na may external force. Hindi, may witnessing ang Banalang Espiritu sa atin. It's not an outside practice na bibigay sa atin ang eternal life na kailangan mo itong gawin. Kaya na sinasabi ni Juan dito, you must have Christ. The only reason that you have eternal life, the only reason that you will love, the only reason that you will obey, the only reason that you will repent, that you will confess of your sins, is because you have eternal life. You have Christ in you. Literally, siya ang nananahan sa atin. For we are crucified with Christ. It is not us that live, but Christ lives in us. Verse 22, little children, keep yourselves from idol. Sa dulong dulo, binanggit niya, imiwas kayo sa mga diyos-diyosan. 1 Corinthians 10, verse 7. Sabi dito, do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Yung mga taga-Korinto, sinasabi na wag kayong mag-indulge sa idols or sumama sa mga idols. And Paul gave the description in verse 8. We must not indulge in sexual immorality as some of them did. And 23,000 fell in a single day. Ano nangyari doon? The idolatry is the wrong worship of God sa panahon ng mga Israelita sa wilderness. Sumamba sila ng maling paraan.
the strange fire. They were eaten by the lupa, bumuka, kinain sila. They indulged in orgies, in sexual immorality. Matindi. No? So, yung idols, kapag sinabing keep yourselves from idols, is anything na sinful. Hindi lang ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan literally. Kasi sa ancient times, pag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, ang pagsamba nila doon is indulgence. Or pag-indulge mo sa lahat ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So, basically, in effect, sinasabi dito ng Panginoon sa mga maliliit na bata or little children, do not indulge in sin. Bakit? Nagkakasala eh. But do not indulge in it. Keep yourselves from idols. Labanan nyo, talikuran nyo to. And again, 1 Corinthians 10:14, sabi po dito, therefore, my beloved, flee from idolatry. Takbuhan nyo yung idolatry. Sinasabi to ni Paul sa mga taga-Corinto. Bakit? Because of that idolatry, ano nangyari? May na ang effect nito ay profound sa church. Akala natin minsan, pag nagkakasala tayo, nag-indulge tayo sa sin, mga personal struggles natin ay sa atin lang. No, may profound effect ito sa kapatiran. May profound effect sa iglesia. Kaya, takbuhan, layuan. Eh bakit little children ang sinasabihan niya? Bakit mga maliliit na bata? Atos tayo, John chapter 3. Ah, sorry, 2. Sabi dito sa verse 12, I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. But little children, He needs to, to remind. Napatawad na. Sino may little children? They are the weaklings, yung mga bago sa pananampalataya na hindi mapaglabanan ng kasalanan, mahihina pa, kailangan ng pagbabantay, kailangan ng pag-aalaga, wala pang maturity sa faith. In other terms, carnal pa. No? Bakit? Ba't sa dulo-dulo yung pinabinagit ng Panginoon? Ay, ni Juan. Kasi napatawad na kayo ng Panginoon eh. Huwag na mag-indulge. Maglinis, patuloy na maglinis, patuloy na mag-repent. So may hanggang kaduluduluhan, nakita natin yung pag-care ni Juan sa mga mahihina. Yung pag-care niya sa mga hindi pa mature sa faith. And the danger here is the danger of idolatry. Pagsamba sa ibang Diyos, pagtalikod sa ibang Diyos, sa tunay na Diyos, o maling pagsamba sa tunay na Diyos. Sige, dito po tatapusin ang first epistle of John. So that's 5 chapters. At salamat sa Diyos sa kanyang pagpapanatili sa atin. God bless you po.